Ay, alam mo ba yung nanay ko, ang hilig gumawa ng sopas. Ito yung nanay ko, bilang isang nanay, siyempre, inaaway namin, inaaway ako, inaaway ko nanay ko. Kaya nagagalit din ako sa nanay ko kasi siyempre may mga bagay na huwag ka naman i-grillo, huwag ka naman tumaya ng wedding. Gastos na, kung kailan namang may araw pa, alas 5 pa, hindi siya nabili ng mga sigarilyo niya, o kaya yung kape, asukal. Kung kailan magsasarado, nasarado, nasaka mag-uutos, ay bumili ka ng sigarilyo. Yun, nag-aaway na kami. May pinagtatalo na na. Kapag inaway mo siya ngayon, hanggang kinabukasan, yun pa rin yung usapan. Tapos, yung nanay ko, may mga ugali siya na, may mga mabubuti siyang ugali na bilang isang ina, masarap siyang magluto ng sopas, mga kakanin, yung mga lutong bahay lang. So, maasikaso din siya sa yung pag nagsampay siya ng damit. Kung puti-puti, kung brief-brief, kung panty-panty, kung bra-bra, kung kortina-kortina, kung unan-unan, kung kumot-kumot, ganun siya magsampay. Hindi siya yung basta lang sinampay dyan. Nanay ko, sa bahay, malinis siya. Ang tawag ko nga dyan, interior designer. Kasi nga, isang linggo, yung aparador namin nandun. Minsan, nandun sa kabila. Tapos iba-iba. Yung nanay ko, maasikaso din naman siya. Mabunganga lang talaga, grabe. Mabisyo lang. Kasi yun na talaga eh. So, yung parang banding namin, kapag nagluto yun, so, pas tuwan-tuwan na kami, lalo na yung buhay pa si Papa. Ang Papa ko, mahilig sa pagkain. Talagang, nangunguna yun sa pagkain. Doon naman galita-galita yung nanay ko. Kasi, nakakalala kasi ng nanay ko, yung pamilya niya, very, yung pagkang lola ko, si Lola Esther, pag daw nagluto, sama-sama. Yung pagkang andyan lang yung pagkain sa lamesa, yung sabay ang asawang babae, tsaka lalaki, tsaka mga anak. Si Papa, iba naman. Ang sa kanya, sundalong marino. Bagang kapag nandiyan yung pagkain, nasa kawali pa lang, kaldero pa lang, at hindi pa in-in, kukunin niya na yun. Basta may in konti, ang gagawin niya, nailuto na si nanay, lalagyan niya na kasi yung ibabaw ng takip ng kaldero. Eh, galit-agalit ang nanay ko doon. Galit-agalit. Magmumura na yan. Oh. Tapos ang gagawin pa ng tatay ko, yung kani, pagbukas niya ng kaldero, lalagyan pa niya ng krus. Galit-agalit yung nanay ko nun. Magmumura talaga yan. Tapos yun, galit-agalit siya. Tapos ano ba yung pit? Ano ba nalagyan ng yan, ng krus yan? Papa ko, tahimik lang yan eh. Pero yun, si Papa ko, dahil komedyante yan. Yun. Yun si Papa, hindi siya ng... Sa ako kasama ko siya sa buhay, lumaki ako sa lola ko, hindi ko yung nakitaan na nang babae yan. Never yan ng chicks yan. Talagang 100% nasa sarili ko. Si mama pa nga nagyaya bumunta sa isa babaihan ni. Eh. Kasi nanay ko manicurista sa isang beer house. Hindi siya tumetable para lang magpagamit sa ibang lalaki. Hindi siya ganoon. So nanay ko manicurista, tapos yun na nabunta din sa mga babaihan, yung mga beer house. Kung saan-saan siya nanay ko hindi pala utang ang nanay ko, pero hindi siya yung limbawa, na customer ko si Michael, halimbawa ako yung customer, naka-vibes mo na yung customer, ay, pwede ba akong umutang sa'yo ng pera? Ay, akin na lang yung kurtina mo, ay, akin na lang yung yung payong mo, ay, akin na lang yung kumot mo, ay, akin, hindi siya, ganun, may mga money crystal, ganun daw yung ugali, nanay ko, expert siya dun sa pagtatanggal ng ingron. So, yung papa ko, ganun ang ugali niya, yung papa ko, pag kakain na, mas una siya. Ganun din kami, kanya-kanya kaming kain. So, nauna ang kumain, ganun eh. Kasi yun yung buhay namin. Bibira si mama na yung gusto ni mama, sabay-sabay kami kumain. Sa isang taon siguro, isang best lang yung magkakaganan. Isang best na sama-sama kaming buong pamilya, maganda yung bonding. Pero papa ko, pag nagluto ng karni at si mama nagluto, talagang tuwan-tuwa yung papa ko. Kasi may hindi ka ng tatay ko sa pagkain. Ang tatay ko pag sumaldo ng mga 7,000, 15,000, 10,000, magkano bang sweldo nun? Mga ganun yan, basta may pera siya, bigay agad kay mama yan. Basta, neng, pagluto mo ako ng masarap na pagkain, yun lang yung gusto ng tatay ko.
Siyempre, sa pagtulog, yun, iisipin sila, magkatabi sila, kahit magkaaway yan, talagang magkatabi pa. Misa talagang ano, talagang si Papa na rin yung, si Mama na rin ang umi. Kasi sa mag-asawa, ano eh, yung nanay ko, may sarili siyang higaan, yung Papa ko may sarili din. Kasi kami, ang bahay namin, wala kami yung kwarto-kwarto. Wala kami, as in talagang, yung mag-asawa, diyan, kami panganay, yung ano, as in talagang isang banig, ano, ganun, wala kami yung kwarto-kwarto, yun yung talagang bahay namin, para kami mga sardinas. So, dati wala din kaming banyo, maliit lang yung bahay namin, yun ganun talaga, as in, ang hirap magdipat-dipat ng bahay, hanggang sa, ang hirap din makaisama sa kapitbahay, iba-iba ugali, meron nagpapakabit ng kuryente, meron naman nagpapakabit ng tubig, meron naman yung nagpapakabit sa break. Mas malaki pa yung binabayaran namin kaysa dun sa bill ng may-ari ng kuryente. Mga ganun talaga. So yung tatay ko, ano, ganun siya sa buhay namin. Pag maghiwalay sila ng tulugan, minsan magkatabi, ganun kami. So, ano din, masaya din naman ang pamilya namin. Pero sa pagkain talaga, number one, ano, talagang si Mama yung gusto niya yung masarap, yung sabay-sabay. Hindi talaga kami nagsasabay-sabay sa pagkumain kasi nga bibihira yun mangyari. So, yun lang naman ang kinikwento ko. Sa video to, pwede ka po mag-comment ng masamang comment o mabuti. Yung masamang comment, mabuti, wala pong pinagkaiba yun, pabor po yun sa may-ari ng channel. Yun lang ang maraming salamat sa inyo. And, huwag niyong gayahin yung ganung klase ng pamilya. Gawin niyo maging modelo kayo ng pamilya. Ipakita niyo na the best kayo, tsaka meron kayong oras na magkakasama pag kumakain, kakwentuhan, may banding, at saka hindi kayo nagkakatampuan na panghabang matagal na buhay. Ibagang oras at panahon na yung ano, linggo na bago kayo magkasundo. So yun lang yan, maraming salamat sa inyo. Bye!